tayo ay nagdamo mga ka-farming. Dahil ay alas 5 na. Alas 5 na ho ng hapon. Yan po. Alas 5 na ho ng hapon, so nagdamo tayo ng papakain natin sa ating kambing. Dahil marami tayong nakuha ngayon na damo na ipapakain sa ating kambing, ay kukunin na po natin sila ng maaga. Kukunin na po natin sila ng maaga dito sa pastulan para nang sa ganun naman maubos na nila ito para bukas makakuha tayo ulit ng bago mga kapalaming. Pero yan, bago natin yung umpisahan at bago ko sa inyo ipakita lahat ng mga gagawin ko dito sa vlog na to, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa walang sawang support ang panonood ninyo ng video ko at pag-subscribe mga ka-farming. Malakas na yung dalawang kambing natin, oh, di zero. So yun lang mga ka-farming, mag-intro muna tayo. Kuya Don TV. Mga ka-farming, dito na tayo sa baba at kukunin na nga po natin yung kambing natin. Hindi na tayo aabutin ng dilim ngayon kasi marami naman tayong nakuhang damo, kaya gusto ko rin na maubos nila ngayon yung damo na yon para nang sa ganun naman ay makakuha pa tayo bukas ng umaga ulit. Yan mga ka-farming, kasi sayang din naman dahil fresh din naman yung damo na yon at yun yung kukunin natin mga ka-farming. Ito na po sila mga ka-farming. Ayan po yung ating mga kambing. Papakawalan natin. At magpapakain tayo ngayon. Ito, papakawalan na natin tong puti na to na kambing. Pakawalan natin to. Dahil oh, sweet lang. Kukunin na po natin. Pero si Tagpin mga ka-farming, kumakain pa. Ayan o. Pakawalan na natin. Alas 5 pa lang naman. Ayan o, si Tagpi. Kumakain pa si Tagpi. Kasama yung anak niya. Kaya lang, alas 5 na. At tulad niya ng aking sinabi, para makain din naman nila yung kinuha nating damo. Pero, may ilaw naman tayo mga ka-farming, kaya wala namang problema. Ayan. Ayan po. Ito na po. Marami po talaga dito ang damo ngayon. Napakaswerte po ng katulad ko na isang magkakambing dahil may malawak na pinagpapastulan. At syempre maswerte ako, masasabi kong maswerte din ako dahil may area tayo talaga na kung saan ay nakakakuha tayo ng mga damo. Pero mas believe din naman ako sa mga nagkakambing na wala silang pinagkukuhanan ng damo. Kumbaga dumadayo pa sila sa iba't ibang barangay para may maipakain lang sa kanilang mga kambing. Pero ang gaganda ng mga kambing nila. Kasi dito naman sa lugar ko naman mga ka-farming ay marami din naman nagkakambing, kaya lang bunutin muna natin ito. Marami din naman nagkakambing, kaya lang inaasa nila dito sa pilapil lang, sa mga pinagpapastulan. Kaya nga hindi ko ginagaya yung mga ganung plano, diskarte. Kahit na katulad niyan, maraming damo dito mga ka-farming. Nagdadamo pa rin ako kasi sayang yung panahon, sayang yung oras. At sayang din naman yung damo dahil ang damo naman mga ka-farming, kainin niya ng kambing sa hindi, matutuyo at matutuyo pa rin yan mga ka-farming. Kaya hanggat sariwa pa yung damo, kunin na natin para ipakain sa kanila. Alam niya, alam ng mga magkakambing yan. Kunin naman natin ang damo o hindi, matutuyo at matutuyo yan. So saan ba tayo po pwesto? Saan ba tayo lulugar? Siyempre doon na tayo sa kukunin. Bukod sa na-exercise ka na, nabusog mo pa yung iyong alaga. So yan po, kumakain ang kumakain si Tagpi. Ang daming kinakain ni Tagpi. Kumain ka ng kumain Tagpi. At yun po, update din po. Ayan o. Meron na nga po. Positive na. Yan lang po mga ka-farming.
sipag-sipag lang ho sa pag-aalaga ng kambing. Dahil naman po sa pag-aalaga ng kambing ay buwan lang po ang bibilangin ay talagang, or sabihin mo nang isang taon lang ang bibilangin mo ay makikita mo na may pagbabago sa pagkakambing mo. Yan po. Yan po sila mga ka-farming. Yan po yung iba. Sa taas. So napaupo na naman ako. Nakikita ko kasi yung kumakain sila eh. At okay naman dito sa pwesto ko dahil malilim. Ayan ang malilim. At naalala ko may ilaw naman pala tayo kaya wala tayong problema. Kahit gabi, kakain sila. Kaya sa umaga mga ka-farming, kahit na sabihin na natin na abuti ng alas 9 na nasa kulungan sila, hindi mag-iingay ang mga yan kasi may pagkain sila. Pre-range lang po natin itong mga kambing natin para makapili sila ng damo na gusto nila. At magaganda naman yung damo, ayan o. Magaganda. So, mga ilang linggo pa nito, wala na rin yan, matutuyo na rin yan. So, magsisimula na po talaga ang pahirap na naman. Pero may mga pag-ulan-ulan pa naman yan, so hindi pa naman tayo kakabahan. Pagtungtong ho ng Abril, yan, Diyos ko po. Abril, Mayo. Yan po talaga yung pinakamahirap na parte sa pag-aalaga ng kambing, Abril, Mayo. Dahil pagka Abril, Mayo po ay talagang wala kang damong makikita. Kung hindi uulan, hindi mabubuhay ang mga bukid. Yan. Kaya nga ngayon, hindi ako nagpapakain ng puno ng saging dahil inilalaan ko yon sa mismong araw na mahihirapan akong kumuha ng damo. Lahat naman po, pinaghahandaan ko talaga. Po. At in the next month, ugaliin ko na rin dahil nga may mga lahi na yung kambing natin, ugaliin ko na rin na ang galing na sungay mo ah. Lumaki yung sungay mo dito sa kabila. Uugaliin ko na rin na mag-inbak ng mga vitamins, gamot. Para po sa ating mga alagang kambing. Ayan po, kumakain pa po sila. Ito nga po pala yung naputol na sungay. Niganda. Sana pati ito pala naputol na lang. Di sana, hindi na tumubo to. Iisa na lang tuloy sungay mo. Okay lang yan. Lablab pa rin naman kita. Ito pa rin ang pinakamaganda. Igi! Kumain ka na doon. Kumain ka na. Kumain ka na. Po si Tagpe. Pataas. Po si Buntis. At thank you Lord dahil buntis ang ating kambing. Kahit paano may hinihintay na naman tayo. At in the next month ay pag nanganak na ito si Tagpe mag-hit. So may posibilidad din na mag-hit na rin itong magkapatid dahil in December 10 months na po sila. So pwede ko na po silang injikan ng injikan ko to. Iinjikan ko po ito ng gonadine para mabilis po silang mag-hit. Yan. May kamahalan pero ganun talaga sa pag-aalaga ng kambing. Para naman may sulit. Ito na po mga ka-farming. Pauwi na po kami mga ka-farming. Yan. Pauwi na. Dahil may naghihintay naman doon na pagkain nila. Ay, ganda lang tignan. Tara, tara, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Uwi na, uwi na, uwi na. Tara dito. Dito, dito. Wait lang! Yung sungay mo, nasakit. Diyan, diyan. Narito. Dito na.
Ngayon ah. Walang problema sa damo, kaya kain na kain ng damo. Hindi na kain tapit. Yan lang mga ka-farming, nagpakain na tayo. Ano kapitan? Gustong gusto nila. Meron pa doon, wala ating sako pa. Bukas na, para kay tagpe. Sisinda ako ng katol kasi malamok. Ayan o, malamok. So yun lang mga ka-farming. At support nyo pa rin yung aking mga video mga ka-farming. So yun lang, hindi tayo inabutan ng dilim. Kasi nga nagdamo tayo. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga ka-farming. Support nyo pa rin po ang aking mga video. Hello.